Rob Luna, initial thoughts bago tayo pumasok sa loob ng laro. I want to believe with the draft ngayon dito ng IPNS. And I mean, Beatrix dito, I mean, I want it to work on their own favor. Yesterday, nagawa nila to together with the Hellcart. And ang ganda nung the one who's actually been playing the Beatrix, talagang mararamdaman mo, medyo kinapos lang talaga sila with the Hellcart. Correct. And sobrang squishy lang din ng kanilang lineup. And I believe, yung Hilda rito, yung magiging, masasabi ko, mamomoblema dito sa Beatrix na to. Oo, here we go, Bobby Trix. Normal kaya na Diggy? Or is it going to be a feeling Diggy? It seems more normal kasi may mga times na pwede mong i-gold lane, kumbaga. Pero flame shot and it's a magic emblem. So I believe mukhang pwedeng normal. Tignan natin ha, medyo damage type. It's a side lane. Diggs. Oh, paprotektahan niyan yung Beatrix. Oo. Kasi may kailangan ng Beatrix yung farm eh. Ito yung fast push type. Oo, fast push na type. Na duo. Nako, kaso nandito si Senpai, so hindi pwedeng magpakamatay si Ramela. Pero Senpai, dalawa pang strike. Pero makaka-switch. Naka-execute yan ha. Si Flash. Oh, yun lang. Huli, si Ramela. Na-stun ni OP with the passive at ng perfect setup yun. Oo, napakagandang kuha. Pero tutuloy pa rin si Senpai dito against Flash! Oh no! Hindi nila nakita kung nag-execute ba. So ngayon, with this, dalawa na kagad yung stack ni Senpai. Yun ang magiging problema rito, yung power of wilderness nung Hilda. Oo, at naprotektahan yung top lane kasi power push ang gustong gawin. Hindi naman power push, kailangan lang maprotektahan si Flash. Yes. At pwedeng ma-box out si OP. Same strat para sa side ng I Do Not Sleep kanina. It's gonna be difficult daw para sa I Do Not Sleep kasi yung kanilang plano sa top lane na puruan ay nakapag-adjust yung PTK. Ang in-expect natin ay mid lane na Farsa tapos gold lane na Cho. Instead, ang ginawa ng 50 cages pause for yung kanilang Hilda, napakaganda ang adjustment by the way. Tapos gold lane na Farsa kasi alam nila kailangan nila ng fast tempo and then tank na Cho. Yeah. And with this, sabi dito ng I Do Not Sleep, kunin na muna natin ang purple. Kaso, na-shutdown yung Johid ni si Renita Zanri. So, bad news for the squad. At least makakuha sila ng exchange here in the top lane. OP will fall down pero libreng turtle. Nako, parang ganito rin yung nangyari talaga kanina, Rob. Ganito talaga yung nangyari kanina. I mean, for Infinity Chaos, securing most of the objective dito. Pero for IDNS, they just really have to play on their winning condition. Kung ganito yung gusto nilang gawin, magbasag ng magbasag. Pero ang magiging problema nila dito was a boom. Kung titignan mo, as early as 2 minutes of the game, nakakat niya na kagad yung dalawang minion wave ng IDNS. So wala din yung pagbabasag ng side ng IDNS. Wala rin tumatapat sa kanya this time. Oh, ayan na, dash out. Okay. At ngayon, nakalibre pa ng turtle take. Ay, ng orange take ang side ng Impunity Cage. Sipa para kay Flash. Okay, flame shot won't connect. Pero yung orange ay mapupunta pa rin sa side ng Impunity. Meanwhile, nandun naman sa likod si Easy Bunny. Huhulihin si White Knighty. White Knighty, mapapabye-bye na lang. Dahil at least makakuha ng extra kill at counter go ang I Do Not Sleep. Si Boom ay walk in the park lang ang pagtakas. Oh, wow. Luckily, yung Sipa doon ni TYY hindi nag-connect ng tama kay Flash para maipasok siya doon sa mismong brush. Though, hindi tumama yung flame shot doon ni Ramela. Ang ganda nung pagka-kite dito ni Flash. Kumbaga, libreng-libre. Free hit doon yung Beatrix. And given with the time's journey pa from Ramela, talagang nakuha nila yung team fight na yun against Impunity KH. Kaso ang dilema dito ng I Do Not Sleep, pare, ay nakapag-counter go kagad ng Impunity KH due to short dead timers. Yes, nakakuha si Renita dito, but the farm is real pa din kay OP at kay White Knight. And gusto ko lang sabihin na 5 stocks na si Senpai. Tatlo na lang. Ang hindi ko gusto sa maneuver ng Infinity KH, tinry nilang mag-jungle habang binibigil si Boom. Naging advantage sa I Do Not Sleep. Yung decision ng Impunity KH. It was actually probably a latency kasi medyo nakatayo na lang doon yung Beatrix. Unfortunate
para sa IDNS. They could have potentially taken all that energy shield sa by bottom lane. Ah, ubusan na yun. Pero wala tayong magagawa. Ladies and gentlemen, this may mga bagay talaga tayong hindi nako-control. And also, Easy Bunny. Nako po, nasipa ang Joehead. Pamela, napapagamit na lang. Pamela tuloy. Ramela pala, napapagamit na lang ng mga bombs. Habang nandun sa likod si OP at si Easy Bunny, winawag kay Y ang kanyang Stardust Dance. Pero still, it's still Impunity KH controlling that turtle fight even though nakakuha ng dalawa ang I Do Not Sleep. Ang nagiging problem na para sa Impunity KH ay yung distribution, yung parang pagde-decide nila kung kanino mapupunta yung gold na to. Kunwari, di ba, hinayaan nila si Boom na mag-cut doon sa lanes na parang ipupush din nila. Tama naman eh. Pero imagine mo, kaya siya ginagawa sa late game kasi doon na hindi masyado nagmamatter kung sino nakuha ng gold. This time, wala nakuhang farm si OP bilang isang gold laner kasi bukod sa wala siyang katulong sa may top lane, ay napush din yung lane niya. Tapos si yung jungler naman na nagbabank on sila doon sa fact na makakapag-knockout sila ng jungle, napatay pa, napitas pa ng I Do Not Sleep. So, tama yung moves. Pero parang ang naging resulta is yung gold ay hindi na distribute ng tama. Mali yung parang pagkakatoka kung ano. Agree. Yung sino na pag-farm mo, hindi. Totoo. Kumbaga dapat hindi lamang si ganito kasi ang dami yung konti lang yung trinabaho niya. Parang ganun. Exactly. Tama. Or pwede rin kasi natin ilagay noon. Yes, pwede siguro yon yung pag-cut doon ni Boom since pwede niyang, walang nakabantay. Pero kasi kung meron sana silang na-achieve or rather na trade na ibang objective, like yung gold lane nila is sumasama sa pag-push ng ibang lanes. Correct. So yun nga, medyo yung drought for the gold doon nung gold laner ng Impunity KH because of the cut na ginawa doon ni Boom. Pero looks like OP planong pasukin ngayon dito ng IDNS. May switch, ha? Actually, ang dami mong pwedeng magawa doon sa dalawang wave na nawala, no? Oo. Sa side ng oo. I Do Not Sleep. Yes. Kaso, na-counter go din kasi sila, na-counter punch sila ni Nalois doon sa orange. Nilaban nila yon. That's why, error pa rin. Kasi nga, 3K ang kalamangan ng I Do Not Sleep. Habang si Senpai ay nandito with the 5 stacks. Renita Zanri with the flank and nice kill mula kay Flash by Switch, syempre, ng sniper gun on the runner. And syempre, si Lois ay makakuha pa ng counter push. So, it's all I Do Not Sleep sa 6 minutes ng laban na ito. That was a perfect ultimate coming from Flash doon. I mean, it could have been Ramela na na-pick off doon, pero yung denied nila doon sa ilalim ng torre, not knowing, or siguro alam nila, pero hindi nila in-anticipate na ganun pala kalakas yung damage. That was the burst potential coming from that Beatrix under that brush. Dalawa yung nawala, that's gonna be TYY and Senpai. Pero at this point, Wolf and Manjin, it's IDNS, nasa kanila na ulit yung tempo. Yeah, nandahil lang doon sa nangyari sa bottom lane kanina. Tama ba, Wolf? Tamang-tama. Kasi ang nangyari, naka-recover doon si Flash, na naka-electro Flash sa ngayon. Yes. Tama. Yes. Naman. Weakness finder. Weakness finder pala. Which means na pag meron siyang extra na item, masakit na rin kanyang damage output. Additionally, nakabawi din si Lois. Blade of Despair na siya by 6 minutes. Yeah. And on top of the Raptor Machete, kaya ang sakit na rin yung damage output. Ang hirap lang pumuesto para sa Impunity KH. Masakit yung double marksman combination. Well, semi-marksman ang isang Yishun Shin. Pero kung iisipin mo, hindi ka pwedeng basa-basa makalapit because this is a Beatrix na, again, Rob, kinomend mo yesterday. Exactly. And not only that, Senpai, sabihin na natin makumpleto man niya itong Power of Wilderness niya dito sa kanilang Post 4 na Hilda. Eh, naka-high and dry siya dito. Eh, hindi rin siya ganon katanky. Totoo. Nako, speaking of tank, tinatangkay lahat ni Renita. Jump Brothers mula kay Easy Bunny. Here comes Oppo. Ay, sorry. 9-4. OP pala. OP 9-4. A-9-4. With the Feathered Airstrike. Siyempre, nakapala kay TY dito. Pero ang kunat na ni Renita. Huli ka ngayon with the ejector. Sabay Jabomba. Sabay reverse time. Pero sabi ni Lois, kuha lang tayo ng tower. Ubos. Ang labo ngayon ng plano ng Impunity KH dahil talagang ginugulo sila ng I Do Not Sleep. Look at the damage. Those shotguns ng isang Beatrix. Halos tatlong bala lang yung torre na yon, Wolf. Nakita natin na yung damage problems ng Impunity KH. Walang damage si OP on this Farsa. Hindi rin nakakatakot yung damage output ni White Knight on the Brody. Usually, dapat talaga nagsasnowball ka. At hindi ko gusto yung ginagawa dito ni White Knight na parang siya nag-set up ng mga brush. Oo, napaka-delix niyan. Tumatumbling eh. May exhibition. Gusto niya yung
magagamit niya yung corrosive strike. Yung parang pag may pabuntan sa kanya, i-stun niya muna, tsaka siya tatumbling pala yun. Oo, hindi kagaya ng iba na talagang backliner lang talaga. Oo. And yeah, with that, nakakuha ang I Do Not Sleep na magandang kalamangan. And umaabot na rin tayo dun sa point si Easy Bunny, medyo makunat na rin talaga the Esmeralda. And even OP, hindi na siya makapag-live life to the fullest kasi siya yung tinatalunan mismo ng Esmeralda. Yeah. Ayos doon ah. Galing mo doon. Galing mo doon ah. Simple lang. Simple, di ba? Oo. Simple, di ba? Ang simpleng smart ni Easy Bunny doon. Kasi nga, kung iisipin mo, pati yung mga shields ay pwede niyang makuha. Double the GG. Double GG? Yeah. Buhay na buhay. Parang ano yun, no? Parang ano? Wala. Ayoko na. Wala ka maisip, no? Buhay na buhay. Kasi itong si Flash, parang yung damage niya dito, parang super Flash charge. Kaya nga Flash din, Mabilis eh. Diba? Saka ano yung refresh rate kasi nung mga skill ng isang Beatrix, lampas pa sa 90 Hz. Kaya really smooth. Sobrang smooth. Parang ito, smooth din yung Feathered Air Strike ni OP. Habang si White Knight ay nandito sa gilid, TY ngayon, no damage output mula sa side ng Impunity KH. I Do Not Sleep now boxing out this Lord Attempt. Sila nagko-control ng mapa. 10-6, at ang pinakamayaman is si Easy Bunny. Easy money para kay Easy Bunny talaga, mga kaibigan. And right now, though kanina medyo namamblema on the early game yung IDNS, total shift na sa kanila. Hindi nila naging problema itong Hilda na parang pinagsabi na natin yung pinang-direct counter sa kanila. Kasi kung papansinin mo rin si Ramela, pag pwede siya mamatay, sige i-feed niya, pero hindi siya totally feeding DG. Sino to nga lang siya eh, dun sa may top lane na... Ang ganda na ng move ng Impunity KH, but even better was the adjustment nila sa I Do Not Sleep. At yung Impunity KH, ang dami rin nilang mga wrong moves in this particular game. Totoo. It led to this point na lamang na ng 6,000 ang I Do Not Sleep at nahuli pa si Sentai. At ang sakit ng damage ni Lois, pre. Lois, 306. At ayun, yung mga machine gun, heavy machine gun mula kay Flash, pero masyado malalim si na Flash doon. Sila tuloy ang binomba. Habang si Lois coming in with the Flood Bloods, boom, sina Psycho ang I Do Not Sleep. Crucial moment for the side of I Do Not Sleep. Buhay si White Knight. Nandito si Rineta. White Knight tumatakbo super slow, pero wala dito yung mga kasama niya sa stun para iligtas siya. At patay si White Knight. Mega kill para kay Lois. Wow, napaka-unfortunate na na-pick off doon yung Brody. And I believe na hindi yata cooldown pa yung Jit Kun 2 doon ni TYY to be able to help down that that Brody. Pero right at this point, yatap si Brody. Habang si Lois makakakuha pa dito ng extra point of damage, Lois 406, 10 kills in total. Binubuos lahat ng kalakasan para ma-secure itong game na to. Hindi kami pwedeng umuwi, sabi ng I Do Not Sleep. Siyempre pa sa Impunity KH, ang ganda na sana ng recovery na kanilang Brody. Nakakuha ng double kill, pares pa siya ay shutdown. Or at least one of the two na kills na nakuha niya ay shutdown na dapat magbibigay na sa kanya ng gold. Kaso napitas din siya. Ngayon, even playing field, ang I Do Not Sleep ay naging awkward para sa kanila yung pag-poke ni Uranus. Tapos yung pagpwesto ni OP on this Farsa. Parang napigilan sila mag-take ng Lord sa moment na yun at keeping playing field. Pero yung I Do Not Sleep will still try to take. Sobrang bilis mag-take ng Lord ng isang Beatrix. So kailangan i-watch out yan ng Impunity KH. Kailangan nilang abangan yan. Dahil look at this! Nawawalan dito ng saysay si OP. 2-on-1 situation. Pero ibig sabihin, onti yung nandito sa side ng I Do Not Sleep, pero walang mapipitas ang Team Impunity KH. That was a risky play coming from IDNS trying to pick off the on si OP sa may backlines. Fortunately na lang meron silang Times Journey na magagamit ang tatlong members nila na malapit doon sa may Lord Pit to disengage. Kasi alam ng Impunity na nandun yung dalawang members sa may gitna. So that's the reason bakit nila in-engage yung IDNS. Men, pero grabe din si White Knight ng offensive, Brody. Oh my. Boy tumbling. Talo pa si Ben. Talo. Tama. At ngayon... Sila pa yung aabante! Oo! Inabante na talaga si Flash! Siya ay pinomba! At ngayon, may time journey na magagana pero si Easy Bunny ay nandoon. Kalaban ang apat, of course, with the Falling Star Moon. Pero what? It's not so Easy Bunny after all. Dahil siya mawawala abang si OP, makakakuha pa ng mga onting putok ng mga mukha dahil I Do Not Sleep. Sila ang matulog.
tutumba amang si Lois ang natitira. Oh no! Kuya Lois, takbo! Libreng Lord sa side ng Impunity KH. Hindi na makakuha si Lois dito ng counter kill. Umiikot na lang si Ramela. Anong nangyari doon? Ang nangyari doon eh halos deja vu of game 1. Napunta na naman sa Impunity KH yung unang Lord in a total shift of tempo. IDNS medyo dun sa initial fight nila doon, kung iisipin mo, dapat sila yung magiging lamang doon. Kasi sila yung nandun sa ilalim ng tore. Pero that initiation coming from TYY, that Way of Dragon, medyo nabaliktad naman nila, di ba? Sabihin na natin, na-ejector ng maigi. Tignan natin dito maigi sa Oppo Replay Wolf. Nahuli agad yung Beatrix. Majority ng damage ng I Do Not Sleep. Tapos nakahiwalay si Yusen Shane na peel sila. Si Easy Bunny masyadong late sa pagdating. Kaya naman natangke na siya ng Impunity KH. At alam mo na, ilista mo na, pag wala ng mga damage dealers ng I Do Not Sleep, hindi na nila kayang lumaban. At sabi dito ng Impunity KH, ituloy-tuloy natin ang laban. TP's coming in mula kay CYY. Oh my! Patay ka agad dito ang Lord, pero ang dami nang nawala sa side ng I Do Not Sleep. Nice recovery mula sa team Impunity. Gusto talaga nilang pauwiin ang I Do Not Sleep Feather Air Strike mula dito kay OP. Wala silang mababasag this time, pero iba talaga yung tikas ni White Knight. Look at that. Napaka confident. Angas na tulad to, no? Action Jackson talaga habang si Buma ay ejector. This time, Easy Money. Sugod. Naku, medyo puno ang kanyang shield. Sugod lang kay Divay. Sugod lang. Always forward, never backward para sa side ng Impunity KH. Masyadong maasim, pero makunat na rin sina Boom. Dalawa na, wala sa kanila. Habang si Renita naman, yung nawala sa side ng I Do Not Sleep. Mamba out for Impunity KH. Yes, Impunity KH still respecting the damage potential dito coming from IDNS. Gaya lang sabi ni Wolf dito, pagka nandito yung mga damage dealer nila, kailangan mag-ingat ng Impunity, and the only way to strike is probably get a poke or rather kill a flash on even Lois. And wherein ang pinaka gumagawa nun para sa side ng Impunity KH was OP. Itong Farsa na to yung nagbibigay ng initial damage at nagiging cleanup na lang si White Knight. That's one of the reason kung bakit sinusubukang i-pick off ng IDNS agad-agad yung Farsa. TY, even when with the 0, 5, and 8, sobrang crucial na kanya mga ginagawang Sipa, lalo na sa path to recovery ng Impunity KH dun sa may mid lane. Yeah. Wala man siya nakuhang kills at meron man siyang 5 deaths, yung kanyang nagagawa naman para sa team ay hindi mo masusukat sa mga statistika. Literal na mapapa-TY ka kay TYY kung ikaw ang Impunity KH dahil doon sa mga initiations. Pero it's still not over. I Do Not Sleep. May ang taas pa rin ang comeback potential even though basag ang kanilang tower. At nako, face check para kay TY dito. Mukhang siya mapapa-TY. Oh! Kasama pala sa plano. Ramela ngayon tumatakbo super slow habang si Flash mapapa-flicker out. Pero merong knock-up mula doon kay TY. Napakaganda time journey. Pero sumabog na rin ang mukha ni Ramela habang si Lois makakuha ng extra kill. At ayun, overkill pa nga. White Knight takbo. Triple na to the kill para syempre kay kaibigan Lois. Habang si White Knight, nasan ka ngayon tatumbling? Here we go. Sayaw, darling. Sayaw, darling. Sumasayaw na lang si Easy Bunny. Habang si Renita nasa likod. There you have it. Ubos ang apat sa Impunity KHI. Do not sleep. Hinding-hindi kami uuwi. Hinding-hindi kami matutulog. Kailangan natin tapusin ang laban na to. Eh, guli, no? Dalawa yung sumasayaw. Yung Esmeralda, tapos may backup dancer pang itlog. Oo nga pala. Naku po. Kaya-kaya nilang i-full force push. May isa silang wagon dito. Well, mabubuhay pa naman dito si OP. And nakita natin yung initial damage jack from the Feathered Air Strike. Kayang-kaya nila pang itulak or i-show dito ang mga members dito ng IDNS. Pero they are on the perfect position right now to be able to take down the Lord. It's up for the IDNS. Kukunin man nila. Alam to ng Impunity KH. White Knight is out for the next 10 seconds. Ang call nila dito ay back lang muna sa Lord na paggamit na... si Ramila ng kanyang time journey. So alam na ngayon na Impunity KH pwede sila mag-stun. Ayun na nga si OP mula sa likod, pero inatake siya ngayon ni Easy Bunny. Pinatayan si Easy Bunny with Frostmoon Dance. Hindi ko na alam na wala si OP. Ubos ang dalawang kupunan habang si Lois ay makakuha pa rin extra damage. Pero yung base, yes, tama ka kaibigang Wolf, buhay pa rin si Boom. Boom, boom, pow, dahil siya ay buhay pa rin. Si White Knight, Action Jackson talaga. Action Jackson nalugi, man. Pinagspas pa ni Lois. Hindi niya kasi alam
alam na nandun pa rin sa ilalim ng damo yung YSS, tinuhod niya yung Johan. Medyo masakit kasi kung tutuhuri mo yung bakal. Totoo, bakal yun eh. Ikaw po yung masasaktan dun. Sa sobrang crucial na ginagawa ni Lois, 8-0-9 ha? On this season, Shane, lalong-lalong doon sa teamfight na nagkalawan niya yung impunity kay H at hindi pa siya napatay doon sa Lord fight. Ngayon, si White Knight na direkta mula sa base papunta sa mukha ng Johan na punish at dahil doon, Lord, mapupunta sa I Do Not Sleep. Sabi niya kay Do Not Sleep, kailangan natin itong i-extend sa game number 3. Lois doing all the work. Man, mukhang favorite niya itong YSS. Tingnan mo yung spelling ng pangalan niya. L-O-Y-S-S. May extra pang S. Dami. Nakisingit mo pa yun. Pero iisipin nyo ha, before anything else doon nangyari sa teamfight na yun, it was about doon kay Easy Bunny na sinisecure niya talaga na madidisrupt nila doon si OP. Lagi nila tinatarget yung Farsa. Yes, nagkaroon ng Jit Kundu coming from the show ni TYY. Pero from that position, dahil sa natuwang tawa kayo doon guys, is na-save nila. I mean, yung pick-up from Ramela, it's all worth it para worth sa side ng IDNS. Hashtag worth it, no? Mula kay Madam Ramela. Meanwhile, Lois. Nakuha pa rin ni Lois ang orange buff. This is a level 2 Lord na binabanatan ngayon ng Impunity KH. Meron sila ang Feathered Airstrike to at least eliminate all of the minions. Pero makakapag-depensa ng maayos at natiwasay ang side ng Impunity KH. Pero lahat ng minions ay in favor sa side ng I Do Not Sleep. May hila ba si TY? Hindi na ata napagamit na ng Feather Airstrike. Inabangan! Uy! Ng Falling Star Moon! Masim yata! Pero medyo maasim malalim sa ilalim ng base. Lumaban ang side ng I Do Not Sleep. Isang minutong tulog si Easy Bunny. Hindi effective yung kanyang pagpasok. At least nakakuha sila ng Torre dun sa may top lane. Pero imagine mo kung hindi nila inasim na ganun, kaya-kaya pa nilang lumaban. At dahil dyan, yung Impunity KH ang haramdam ng kaunting paghinga. Correct. Yes. So, I guess magkakaroon, hindi, I guess, most likely ang mangyayari dito is kung hindi magkakaroon ng pick-off, maghihintay na naman tayo ng susunod natin na Lord. Totoo. And makikita natin that damage from the Farsa talagang ramdam dito ng mga members ng IDNS given na sobrang squishy ng kanilang mga lineup. That's one of the reasons kung bakit tinatarget din even with a flame shot dito nung Diggy. Pero it looks like Impunity KH, hindi na nila hihintayin yung Lord for the next 2 minutes. Laban na to. Felix, ha? Tama ka, Robluna. Laban na to. Wala nang hintayan. Op, oh, napapasok dito si Renita. Si OP ang kanila main target. Hindi na naging ipon. Ay, naku po. Naging chicken liempo, ladies and gentlemen. Nawala si OP. Ang gandang target dito. Ang gandang target ni kaibigang Renita. Nang gigil siya. Si Aling Renita. Ang lupit nung... Aling Rene. Nakita niya yung... nakita niya yung Farsa tas ejector agad. And walang purify si OP kasi nga naman naka-flameshot siya. Tinry na lang niyang mag-feather their strike for the punish but it wasn't enough. Nakuhaan pa ng immortality si TYY. I like it. I Do Not Sleep. Clutch plays after clutch plays for this matchup. Hindi pa matatapos. Tama ka, Robluna. Isang minuto para sa Lord Take. Nakatao dito yung damage output ng Beatrix na Malefic Roar na sa ngayon. Sobrang bilis mag-take ng Torre niya. Ang bilis yan. Pag talaga nirespeto ng I Do Not Sleep, pag hindi nirespeto ng Impunity KH, yung damage output ni Flash XZ on this Beatrix, matuto naman sila ng mga Torre. Totoo. Ang ganda ng ginagawa ng I Do Not Sleep, no, Rob? Parang lagi nilang inuuna si OP sa likod. Oh. Yes. One of the chunk talaga na damage, rather given na AOE lang naman yung napoprovide dito ni OP with its Farsa. And look at this item, almost lock item na dito yung ating Farsa. Wala na nga siyang boots dito, Kuya Manjin. Wala na. Hindi niya na kailangan. Pero I Do Not Sleep, they still respect Impunity KH regardless na nakakuha sila ng pick-off earlier kasi yung Lord talaga yung probably makakapag-secure dito like Wolf mentioned earlier. Pagka dumikit tong susunod na Lord if IDNS takes this one, mabilis nilang matutunaw yung mismong base ng Impunity KH. Definitely, man. At ngayon, 5 seconds, Lord na. Dito na magkakatalo dahil immortalities na binibili ng both of the teams. Apat na immortality is up para sa IDNS. Meanwhile, dun sa Impunity, dalawa lang. Nako po. O tatlo. Importante na yun, Bobby. Kasi nga, TikTok timers na tayo. 23 minutes in. TY, umi-sticker pa. Abang sumusyon po out. Oh, mind
sweeper lang tayo ngayon. Chillax lang muna yung dalawang ako teams. Po! Sipa para kay Renita pero naka-immortality yan. Ang sakit pa rin ang damage output dito para kay TY. Si TY ngayon namumula pero huli siya ni Renita. Flicker out! Habang si OP na naman! Huli na naman! Once again! Parang nag-replay lang pero yung torn the port memory makakuha dito ng extra kill si White Knight at mukhang tapos na ang laban. Speaking of White Knight, white din yung HP syempre ni kaibigang Easy Bunny. Tapos ang boxing rob Luna and Wolf. 70 seconds down si White Knight. Si OP ngayon palang napabili ng Winter Truncheon at mukhang libre itong Lord na ito sa side ng I Do Not Sleep. Naging problema kaya ano ito yung problema pag wala kang mid-mage, wala kang taga-hawk ng Durance. Exactly. At napuwersa si OP na gumamit ng Durance. Siya yung carrier. At the same time, wala siyang pang slot para sa Winter Truncheon. Yes, and not only that, yung team fight na yon was all thanks to Ramela. Bakit? Oo. Sinubukang, di ba, Way of the Dragon coming from that show. Kaso yung pinatagal niya, yung sinipa niya ng malayo, so hindi niya agad kinlick yung mismong ulti ng Way of Dragon, na reverse time siya. Mm. So, hinatak siya, hindi niya natuloy yung sipa niya, and from there, naging alanganin na yung positioning dito ng mga members ng Impunity KH. Ang tanong, kaya bang depensahan to ng Impunity KH or kaya bang tapusin to ng I Do Not Sleep? Dahil mukhang eto na, sabi nila kailangan nating i-extend. Sayang ang airtime. Hindi pwedeng matanggal kami agad. This is the Lord Lord 3 na ating nakikita. Boom! Sinasahe ko ni Boom. Ay, sinasahe ko ni Boom! This is a great strategy kasi para hindi pala yun. Magsabay-sabay yung mga minions na papasok sa base ngayon dito ng Impunity KH. Bumiglang liko eh, no? Biglang liko! Lord muna okay. May target dito pero ang daming minions. Kaya bang tapusin this time ng I Do Not Sleep? Meron pa ring ultimate. Ay, wala na palang ultimate. Beatrix, si tapos ang boxing. Ilista muna. We are going to game number 3. I Do Not Sleep surviving. Sobrang bilis nila mag-take ng base. Yan ang damage output ng Beatrix. The moment na dumikit doon sa radius na pwede nang atakin yung base nung Lord na yon. Halos dalawang tira lang yata.